everyone at welcome po sa aking channel. This is Coach Jared. So today is May 11, 2021 mga kaibigan. Today po is a Tuesday if I'm not mistaken. Bago po tayo magpatuloy mga kaibigan, nais ko po kayong imbitahan na mag-subscribe po sa ating channel. Lalo-lalo na po kung first time nyo po no, may subscribe button na dyan sa baba. Sa tabi po nun mga kaibigan may notification bell. Pakiclick na rin po yon para malaman nyo po kung meron akong mga bagong uploads at bagong mga videos na naka-upload. Bagong schedule ng live pala. Also mga kaibigan, paki-click na rin po yung like and share buttons. Tulungan nyo rin po ako ikalat ang mga videos natin sa pag-share po ng mga replays natin. Napakalaki po ng tulong nun sa atin mga kaibigan. So, paitulungan po ako, no? Paikalat po natin. Let's spread the news all over the world. Sabi nga nila. Shoutout po muna tayo sa ating business partner na si Wonderfully Made. Okay, ito po si Wonderfully Made mga kaibigan. Si Wonderfully Made po ay isang online gift shop. Okay? Online gift shop po siya mga kaibigan. At siya po ay gumagawa ng mga gifts or mga regalo para po sa inyong mga minamahal sa buhay, para po sa mga weddings at corporate events, etc. etc. Okay, tulad po ng mga ganitong klaseng regalo. Ayan, napakaganda ng regalo. Ayan, no Mother's Day yan eh. Ayan, tapos ito, ayan, letter yan na isinama dun sa regalo. Yan, mga umorder yan ng Mother's Day, di ba? Napakaganda. Swerte ng mga nabigyan nung Mother's Day niya. Ito parang ano to eh, parang birthday gift yata ito, if I'm not mistaken. Yan, anniversary gift. Anniversary gift, okay? So yan, napaka ito will you be my bridesmaid. So pag ikakasal kayo at gusto niyo kailangan niyo ng giveaway, pwede niyo ring kontakin itong si Wonderfully Made mga kaibigan. So mga kaibigan, no, para po makontakt niyo si Wonderfully Made, eh pumunta po kayo sa kanyang Facebook page. Meron po siyang Facebook page na wonderfullymade.ph ang pangalan niya. Meron din siyang Instagram account na pwede nyo rin pong puntahan para umorder po ng mga unique at very beautiful products ni Wonderfully Made. Yung ano, yung sinabi ni Pangulo Duterte kagabi. Or nung isang gabi pa. Taba ba? Kagabi or nung isang gabi? Kagabi lang pala kasi Monday kahapon. Tungkol sa pagje-jetski niya papunta ng Scarborough Shoal, pagpa-plant niya ng flag. Pinag-usapan po natin 'to in part kagabi. In part lang. Okay? Hindi naman 'to natin tinutukan kagabi. Pero dahil naging big deal siya, hindi ko naiintindihan bakit siya naging big deal eh. Kasi napaka-basic ng sinabi ni Duterte. Napaka-basic naman kasi nun eh. Ang daling maintindihan eh. Pero sige, dahil big deal nila, o di, pag-usapan natin, big deal din natin. So mga kaibigan, panoorin natin yung naging issue ng mga Dilawan at Pawok. Yung nung sinabi ni Pangulong Duterte na joke lang daw yung kanyang pagja-jetski papunta ng Scarborough Shoal. Panoorin natin yung sa Talk to the People, yung sinabi niya. Tagal. Ang tagal ah. Yan. With an explanation itong jet ski bruhaha. Alam mo, panahon ng kampanya yon. Hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa Sprat Day. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski, ang kaya ko second hand lang. So nag-order ako ng pizza, hanggang ngayon hindi pa dumating since then. Eh, walang dumating, di wala akong magawa. Ngayon, Secretary Lorenzana, may I ask you, how far is this Spratly from the beach of Palawan? Tingin mo, ilang kilometers yan? Mr. President, yung ating isla doon, ang tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 kilometers, nautical miles, hindi lang kilometers, nautical miles pa. So malayo po yun, times 2. So ganun, when I was plotting
nagpa-plot ako kung saan ako magdaan. Nakita ako doon, ilan naman yung tangke ng jet ski? Kailangan ko ng gasolina, supply. Ipagtingin ko, puro dagat. Wala man ako makita ng gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta. So, yan ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa kampanya. Panahon sa kampanya yan. At saka yung biro na yun. Yung dala, we call it bravado. Yung bravado ko, that's a pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si, I would say that you are really stupid. Kasi, maghanap ka ng tao dito magpunta ng jet ski. Hindi ako mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of the sea. And sabi nila, ang waves, ang ano bang waves sa Tagalog? Alon. Yung alon pala dyan sa, dyan na si, kasing laki ng dagat. Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na ng balang araw sa pinipilingin nyo nga na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot ako mamatay. Siyempre. Walang gasolina. Ang spare parts ngayon, wala. Tapos magsabi nyo na pupunta ka doon. Sabi ng Navy, ang alon ano maabot mo sir kasi laki ng barko. Una. Patay. So, balik ako doon sa ano. Kung naniniwala kayo niyan, I really do not know if you harp on that. It's a pure... I was not taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga, hinalawaan ko lang ng biro. Ngayon kung if you swallow it, my God, hindi na ako mag-comment na. Sinong gago? Alam ba na hindi ako marunong maglangoy? Kung matumba yung yawa na ba? Magkapakapa na ako. By this time, I would have been the late Rodrigo Duterte. The late Rodrigo Duterte. Kung totohanan na yun. Ngayon, mukhang yun ang jet ski. Kayong maniwala, maniwala kayo. Para isipin ninyo kung paano maging totoo yan. Matutunaw yung utak ninyo. So, mga kababayan ko, yun ang explanation ko sa jet ski at sa ibang mga issue sa ating confronting sa ating bayan. Ay, nako. I would say to you, it was a pleasant thing to be with you tonight and maraming salamat sa pagtagiling ninyo. Mga kaibigan, no? Mas dito pa lang eh. Dito lang sa speech na to, mga kaibigan, makikita nyo na kung paano maging sarcastic si Pangulong Duterte. Yung pagiging ano eh, yung pagiging palabiro. Yung sinabi niya, bumili siya ng second hand na jet ski. Tapos, bumili siya ng pyesa, hanggang ngayon, wala pa. Tapos yung kung pupunta siya ng Scarborough na jet ski, baka maubusan siya ng gasolina. Wala namang gas station sa dagat. Doon pa lang, mga kaibigan, eh. Dapat ang dali-dali namang madetermine, madali-dali namang malaman kung ang tao ay nagjo-joke lang o hindi. Noong nagsalita nga si Pinoy na ano eh, na papasagasa siya sa train eh. Nag-react ba yung mga dilawa ng ganyan? Hindi naman. Tapos ito, literal talaga nila. Ang bububo talaga. At ang ngayon mga kaibigan, ang spin o ang paikot ng mga dilawang media. Eh ito,
tinawag daw ni Pangulong Duterte lahat ng naniwala sa kanya tungkol sa jet ski na tanga. At ito nga, pinakita ko rin po ito kahapon, no? Ang sabi, at dito ko nakita yun eh, unang-una ko nakita kay Jover Laurio, no, ng Pinoy Ako Vlog. Buhay na buhay yan sa Twitter. Ayan si ano, Paboost. Paboost naman, sabi ni Chris. Ayan, siya yung si Paboost. Okay? Si Pinoy Ako Vlog. Sabi niya, sa 16 million naniniwala sa sinabi niya, mga gago at tanga daw po kayo. Sakit? Sabi ni Pinoy Ako Vlog. Unang-una, sinabi ko na po ito kahapon. Kung babasahin natin yung sinabi ni Pangulong Duterte, eh ito, napakalinaw, kabila, ibig sabihin, yung mga tao na hindi nakaintindi doon sa joke na yon. Kundi ka pa naman kasi tangat kalahati, bakit ka maniniwala sa ganong joke? At mga kaibigan, ngayon, dahil dyan, ang propaganda nila, eh magsasaka, mangingisda yung nagsalita. So, ibig sabihin, yung mangingisda na nagtanong sa'yo niyan tungkol sa West Philippine Sea, ay tanga at gago at bobo. Ano ba naman yan? Itadamihin nyo ba yung taong walang kamalay-malay, nananahimik yung tao doon? Ito pa sabi ni Risa Ontiveros naman. Si Risa Ontiveros, may pa-video ba to? Hindi ko nga nakuha yung video. Sana nakuha ko yung video. Mas maganda eh. Mas maganda yung video kasi mas mukha siyang joke. Mukha siyang joke talaga. Mukha siyang clown. Sabi ni Risa Ontiveros, matagal nang walang natatawa sa mga joke ni President Duterte. Baka kayo. Kami. Tuwan-tuwa kami sa mga joke niya kasi pikon kayong lahat mga dilawan. Kaya kami. Okay kami dyan. Nasaan niyang sinabi niyang bravado pagdating sa special friend niyang China? No country, not even his best friend, will take us seriously when we have a leader who cannot honor his word. Kahit kailan, hindi rin naging katatawanan ang issue sa West Philippine Sea. Wow, pikon! Sabi ni Ryuji Izumi, 10 kilo ang ilong ni Jover para, pero wala pang 1 gramong utak. Pikon kayo, Risa Ontiveros. Risa, what happened? You're so pikon. Balik mo muna yung 15 billion na ninakaw mo sa PhilHealth. Anyway, ay na nasa dugo na pala niya yun. Tsaka nasa ilong nang niya. Anyway. Ayan. No country will, not even his best friend, will take us seriously when we have a leader who cannot honor his word. Anong honor, anong word ang i-honor niya sa isang joke? Sige nga. Isipin mo nga, Risa Ontiveros, I dare you. Use the little amount of brain cells you have inside that prosthetic head of yours. Prosthetic. Kung ano-ano naiisip ko ngayon. Use the little brain cells you have in that prosthetic head of yours. Sa mukha mong punong-puno ng Botox. Paano niya i-honor yung word na yon? Sige nga. Magsasakay siya ng jet ski simula sa Palawan hanggang Scarborough Shoal. Kailangan talaga. Literally nyo yun. Ang bobo nyo talaga. Ang bipikon nyo kasi. Tapos ito pa sinabi naman ni Lacson. Ito, matindi to kay Lacson eh. Hindi natin mapanoorin yan kasi mag-aaway na naman kami ni ABS-CBN. Sabihin na naman ni ABS-CBN, may copyright siya, ganyan-ganyan. So, hindi na natin mapanoorin yan. Pero ito naman sinabi ni Lacson, isa pang tanga to. Sabi niya, not knowing when Duterte is joking. Serious, a big, joking or serious, a big problem. So, ngayon, pati yung pag-joke ni Pangulong Duterte, problema na rin. Ano bang pag-uutak meron tong mga senador na to? Itong sabi ni Lacson. Sabi niya, we may have a big problem here because we don't know at one point he was joking, at what point he was serious. We don't know anymore when he is joking, when he is not. Anong problema doon, Lacson?
anong problema? Anong problema kung hindi mo malaman or hindi nyo ma-decipher kung kailan siya nagjo-joke at kung kailan siya hindi nagjo-joke? Obviously, alam na alam nyo naman, tayo nga, kanina, alam naman natin, na-determine naman natin agad na nagjo-joke siya tungkol dun sa second-hand na jet ski, nagjo-joke siya tungkol dun sa in-order na na parts, na magje-jet ski siya pero walang gasolinahan sa gitna ng dagat. Obviously, joke yun. Tawa nga tayo ng tawa eh. Ito sabi niya, that's a problem because he said he was joking during the campaign debate that he would ride a jet ski to the West Philippine Sea. Yun yung una. After that, he said he actually ordered a second hand jet ski. Bobo. Ang bobo niya talaga. Ibang level ng kabubuan talaga tong dilawa na to, mga kaibigan. Ibang level talaga. At what point was he joking? At what point was he serious? We don't know anymore. So we have a big problem in our hands. Ano daw? Ay, nako. Ang tatanga nyo, sobra. Ang tatanga, sobra. Obviously, ang hindi lang naman makaagets niyan yung mga taong ano eh, yung mga taong may problema sa'yo. Yung may issue sa pagkatao mo. Ang bobo, sobra. Tapos, ito pa yung sinabi ni Lacson. Sa huli, sabi niya. Sabi niya, when we choose our leaders, hindi yung titignan lang natin na magaling mag-joke, magaling magsayaw, magaling mag-TikTok, magaling mag-budots, magaling kumanta sa stage. It's about time that we look at issues. Wow, tinuruan mo pa kami kung sino ang boboto namin. Tinuruan mo pa kami kung paano kami boboto? Oh. Kainis. Ay. Tapos ito pang isa. Ito parang ano? Ano naman siya? Professor naman siya ng FEU, Liana Barro. Sino man tong babaeng to? Wala na, ito yung problema sa ano eh, sa kulturang woke. Walang joke, walang room for humor. Masyado kayo seryoso diyan sa Congress, sa ano, sa House of Congress. Magkaroon kayo ng konting ano? Humor sa katawan niyo. Palamuha itong lakso na to, tinuruan pa tayo. Well, ako naman, agree naman ako na wag lang boboto sa magaling magbudots. Diba? Kasi merong na halal eh, na ginawa lang niya, bumudots. Ay nako. Sabi ni Liana Barro, any candidate will promise anything and everything. Thing is, when they promise anything and everything and you believe it and they do not deliver, who do you blame? You cannot blame anyone but yourself. O sige, let's use that, this very same statement. Gamitin natin itong sinabi ng Professor Liana Barro ng FEU against them. Yung mga naipangako na lupa sa Department of Agrarian Reform na ibabalik sa mga magsasaka na ninakaw ng mga kohuwangko, Hacienda Luisita, na ibalik na ba? Campaign promise yan. Ilang beses na. Ilang pangulo na ang dumaan. Ngayon lang na ibabalik yung iba sa Cebu pa nga, hindi pa nga sa Hacienda Luisita. Yung MRT, na aayusin daw, aayusin. Who do you blame? Ngayon lang naayos, panahon ni Pangulong Duterte. Skyway Stage 3. Sinabi tatapusin nung panahon ni Pinoy, hindi natapos. Bakit? Right-of-way issues daw. Hindi tinapos. Sinelf yung project, yung budget, ginawang DAP. Who do you blame? Should I blame me? Myself? Or should I blame the president during the time?
Nangako ang ano, nangako itong si Panot. Si Noynoy Aquino ng daang matuwid. Ano nangyari? Daang matuwad. Na punong-puno ng laglag bala. Who do we blame? Nawalan tayo ng teritoryo sa West Philippine Sea. Noong panahon ni Panot, who do we blame? Yan ang problema sa inyong mga dilawan kayo. Yan ang problema sa inyong mga dilawan. Pagdating sa mga ganyang issue, pagpapunta sa ibang tao, ang galing yung manisi. Pero kapag kayo na ang sisitahin, nasabihin nyo, ay hindi, hindi. Ano, isisisi mo na naman sa nakaraang administrasyon? Wow! Wow! Mga kaibigan, kung meron man tayong dapat seryosohin na issue tungkol sa West Philippine Sea na isang injustice na hindi natin nakuha ang hustisya para sa taong bayan, eto mga kaibigan, papakita ko sa inyo. Naalala nyo to? July 11, 2019, fishermen claimed they were duped ni Loco into signing kalikasan petition. Naalala nyo ba to? Ang kapal ng mukha ng nag-ano nito, mga kaibigan. Ang kapal ng mukha ng nag-file ng kasong writ of kalikasan labang kay Pangulong Duterte tungkol sa West Philippine Sea. Sabi niya, several fishermen who were part of a petition seeking the government to enforce environmental protection in the West Philippine Sea have disowned the petition saying they were deceived into signing it, yung petition. The fishermen from Barangay Pag-asa in Kalayaan, Palawan, and Zambales changed their tune and claimed that they were made to sign a blank document and did not have an idea that it would be used for a writ of kalikasan petition. The affidavits were signed by 22 fishermen, 2 from Zambales and 20 from Kalayaan, Palawan. Sino ang nanloko sa kanila? IBP. Integrated Bar of the Philippines. Sino pa? Dalawa yan, mga kaibigan. Ah, hindi na kaso. Ito. Cheljokno. Ito hindi to joke, mga kaibigan. Totoong nangyari to noong 2019. Noong tumatakbo tong Sigilagid bilang senador. And after pala niyang tumakbo bilang senador. Naalala niyo to? Ready na daw yung jet ski. Mr. President, ready na ang jet ski. Oras na para tuparin mong pangako mo ipagtatanggol ang West Philippine Sea. O, ayan yung jet ski. Ayan siya. O, manluloko na mga mangingisda. Kumuha ng mga pirma para idemanda ang ating gobyerno para daw sa writ of kalikasan. Okay? Anong sinabi ng mga mangingisda? 22 silang lahat. Anong sinabi nila? Niloko sila ng Integrated Bar of the Philippines. At saka ni Cheljokno para pumirma ng isang blankong dokumento. Oh, ano sabi? They said the IBP promised to assist them. They were asked for copies of their IDs and they were made to sign a blank piece of paper. The fishermen said they were later asked to go to the IBP office in Manila where they were shown the petition but they were not given time to read it. They only found about it in the news that it was about the West Philippine Sea. Ano nangyari dyan, mga kaibigan? Ako, kukwento ko sa inyo nangyari dito. Okay? Ano nangyari dyan? Nagkaroon ng naghabla ang ating gobyerno laban sa IBP at saka kay Cheljokno. At pinagbantaan ng disbarment. Ibig sabihin, tatanggalan siya ng lisensya bilang abogado. Yan. Okay?
Jokno is being... Ay, nawala. Ba't ganyan? Yan. Jokno is being accused of misrepresentation, manipulation, and deception. The specific charge he faces is covered by Section 27, Rule 138 of the Rules of Court. A member of the bar may be removed or suspended from his office by the Supreme Court for any kahit anong deceit, malpractice, or other gross misconduct in such office or for corruptly or willfully appearing as an attorney for a party in a case without authority to do so. Mga kaibigan, seryoso tong kasong to. Etong dito joke. Anong nangyari dito sa kaso na to? Mga kaibigan, ikaagalit nyo talaga to. Okay. Anong sinabi? Due to unusual procedural developments of the case, the Supreme Court through the ponente, sinong ponente? Marvick Leonin, emphasized that counsels should establish and maintain a form of communication with their clients at all times. Mere difficulty in contacting clients should not be used by counsels as an excuse to renege on their duties to disengage from their commitments. Ano nangyari? Hindi sila na-disbar, mga kaibigan. Pinagalitan lang sila ng Korte Suprema. Yun lang. Mga kaibigan, nanloko tong mga tao na to, ha? Misrepresentation ang ginawa nila. Hindi joke yan. Hindi yan joke, mga kaibigan. It's not a laughing matter. Pero anong ginawa nila? Anong ginawa ng Korte Suprema under Justice Marvick Leonin? Absuelto. Hindi, may developments kasi na naganap eh. Hindi na makita yung mga respondents, ganyan yan, hindi na makontakt, etc., etc. So, dahil wala ng kaso, o di papagalitan ko na lang kayo, ba't kayo nag-misrepresent? Sige, wag nyo nang ulitin ha. Pag naulit yan, di tatanggalan ko na talaga kayo ng lisensya. Wow! Wow! Oh, nakakadalawa ka na, Justice Leonin, ha? Galing, di ba? Yan, mga kaibigan, hindi joke yan. Hindi yan joke. Seryosong matter yan. At yung dahil nangyari itong ganitong klaseng miscarriage of justice, aasa ka pa ba sa 2022 elections? Kung si Marvick Leonin ulit ang magiging ponente? Oh. Fake eh. Pineke yung petition, peke yung pirma, niloko yung mga petitioners. That's a breach of the ethical standards of lawyers. Pero ano? Anong ginawa? Wala. Papagalitan ko lang kayo. O, di nga nga. Yun ang ano. Yan, hindi yan joke, mga kaibigan. Nangyari talaga yan. Kakapal ng mga mukha, no? Tapos tuturuan pa tayo ng mga katulad ni Lacso na dapat ang binoboto natin yung mga ganito, 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 ganito. As if you are any better than all of these politicians rolled together. Gilan nyo kami. Ang tagal nyo na kami niloloko. Kayo mga dilawan kayo. Ang tagal-tagal nyo na kami niloloko. Tigilan nyo kami. Kaya ako na turn off mag-abogado dahil sa ganyan. Ayan, so mga kaibigan, dyan na po muna tayo muli. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe dito po sa aking channel. Meron din pong notification bell yan sa tabi. At huwag nyo pong kalimutan na notification bell din, mga kaibigan. Also, mga kaibigan, paki-follow po ako sa aking social media accounts. Ayan po, meron Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. And mga kaibigan, bukas po, I'll see you all tomorrow at 11 p.m. sa ating next na Coach Jarrett Live. Mga kaibigan po nating nasa abroad, God bless your day and your work. Sa mga kaibigan po nating nasa Pilipinas, God bless your rest
And I'll see you all tomorrow, 11 p.m. on our next Coach Jared Live. Bye, everyone. See you all tomorrow. Mata ne.